Magandang morning, Jeff. Mas pinagtingan ng ilang mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila ang pagbabakuna, lalo't dumarami na ang kaso ng COVID-19 sa NCR. Unahin muna natin sa Muntinlupa. Magsisimula na ngayong araw ang bakuna sa gabi. Extended na hanggang 10 p.m. ang vaccination sa New Kupang Health Center na magsisimula naman alas 7 ngayong umaga. Ito ay para matulungan ang mga economic frontliners na nasa night shift at nahirapang pumunta sa vaccination site sa umaga. Paalala ng LGU, by appointment lang ito at dapat may natanggap na text message na nagsasabi ng inyong schedule. Sa Taguig naman, tuloy-tuloy ang bakunahan hanggang hating gabi hanggang sa matapos ang ECQ sa NCR. Bukas ang Bonifacio High Street 2 Mega Vaccination Hub mula 4 p.m. hanggang 12 midnight. Ito rin ay para sa mga hindi kayang magpabakuna sa umaga. Ang programang ito ay kasabay din ng Taguig Vaccination Bus na umiikot naman sa iba't ibang barangay. Sa Parañaque, nagpapatuloy rin ang kakabukas lang na drive-thru vaccination sa bagong Nayong Pilipino. Sa unang linggo ay para muna ito sa mga taga-lungsod, pero bubuksan din ito sa mga taga-ibang syudad sa Metro Manila. Kung walang sasakyan ay may libreng shuttle din mula sa SM Sukat papunta sa drive-thru site. Kailangan rin registered ang lahat na magpababakuna. At sa Maynila, mas pinarami na ang slots para sa drive-thru vaccination sa Quirino Grandstand. Simula ngayong araw, 200 doses na ang nakalaan dito mula sa dating 100 lang. At ayon sa LGU, mabilis na puno ang mga slots at halos wala ng bakante hanggang August 22. No walk-in rin sa bakunahan dito. At nandito nga ako ngayon, Jeff, no, sa vaccination o drive-thru vaccination sa Quirino Grandstand sa Manila. At kung makikita nyo sa aking likuran, no, may pila na ng mga sasakyan, pero so far kakaunti pa lang to kumpara sa noong mga nakalipas na mga araw. Marahil dahil 7 a.m. pa magsimula at lahat naman ito eh, hindi pwede walk-in, lahat ay registered kaya hindi kailangan mag-unahan. Jeff, balik sa'yo.